Ika-isa ng Enero, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa Bethlehem at natagpuan nila si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita rito, pinatotohanan nila ang pahayag na binigkas sa kanila tungkol sa batang ito. Namangha rin ang mga nakarinig sa mga sinasabi ng pastol sa kanila. Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Umuwi ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil nakita nila ang lahat ng kanilang narinig ayon sa ipinasabi sa kanila. Pagsapit ng ikawalong araw, kailangan ng tuliin ang bata. Noon siya pinangalan ng Jesus, ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, si Maria, ang ina ng Diyos at reyna ng kapayapaan. Ang liturhiya sa araw na ito ay nagpapasalamat kay Maria bilang Theotokos, ina ng Diyos, upang bigyang diin na si Jesus na kanyang ipinanganak ay tunay na Diyos, kapantay ng Ama at ng Banal na Espiritu sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Ipinagdiriwang ng buong mundong Kristiyano ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesucristo sa pamamagitan ni Maria. Kaya naman, sinasabing si Jesus ay Diyos na totoo at tao rin namang totoo. Si Maria ay reyna ng kapayapaan. Isinilang ni Maria ang pinakadakilang kaloob ng Diyos para sa sangkatauhan, si Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay bunga ng mga pagpapala ng Diyos kay Maria bilang ina ng Diyos. Inalagaan ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang paglaki. Sa dahilang ito, inilalagay tayo ng Iglesia sa ilalim ng pangangalaga ni Maria tulad ng pagkakaloob sa atin ni Jesus kay Maria sa krus. Bunga noon, naging inasiya ng lahat ng mananampalataya. Itinakda ng Iglesia Katolika ang bagong taon bilang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ni Jesucristo ay handog mula sa kalangitan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng anak ng Diyos na naging kaisa ng sangkatauhan, iniugnay niya ang langit at lupa. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesucristo, ang pangakong kapayapaan ay naisakatuparan. Inilahad ni Pablo kung paano ito naganap sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawang bayan sa pagkagiba ng pader ng pagkakahati. Ito nga ang pagkamuhi. Ang handog ng kapayapaan ni Jesucristo ay bunga ng pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pagnilayan natin ang pahayag ni Papa Francisco noong bagong taon ng 2017 ukol sa kapayapaan. Ang kapayapaan ang tanging tunay na direksyon ng pag-unlad ng tao at hindi ang tensyon na dulot ng mga ambisyosong nasyonalismo at hindi rin sa pamamagitan ng karahasan o panunupil o pagpigil at pagpatay gamit ang lakas.